So yan po ang ating lalagyan ng sidings. Yan lang po yung likod. Hello mga Mars and Pars! Kumusta na po kayo? Nandito naman po kami. Pasensya na, di po ganong nakakapag-upload. Medyo busy. Busy po kami, lalong-lalo po si Mars. Yun. May pasok na. So ngayon may gagawin po tayo. Yung adventure, lalagyan po natin ng sidings. Kasi wala siyang sidings sa likuran. Ano lang to, DIY lang, yung simple sidings simple lang. Di naman siya ganong masela. No? Parang di lang siya pangit tingnan. So yan po ang ating lalagyan ng sidings. Yan lang po yung likod. Yan. Meron nga po pala tayong dumating na mga product galing kay Seal Spray. Yan po, tatlong item siya. Pero isa lang to, iba't iba lang yung kulay. Kaya lang, hindi natin ma-re-review ngayon. Sa next vlog natin, re-review natin kung paano gagamitin at saan gagamitin. Gagawin po natin siya ng vlog. Maganda siya. Ito pang ano, yung mga pagtapon sa mga butas. Yung DIY din to. Nagamit ko na siya. Maganda eh. Kaya next vlog natin, i-review natin. Thank you, Seal Spray. Thank you, Seal Spray. Ito pala yung mga gagamitin nating mga materials sa paggawa po natin ng sidings. Una itong leather. Ang balot. Tsaka arena, butas, tape measure, marker, at siyempre yung plywood. Lawanit. Meron din pala yung mga ano, kung yung mga marks, yung siding clip. Siding clip. Dinorder natin sa Shopee. Simple lang naman itong gagawin natin. Ito, ayan, mga siding clip. Order namin sa Shopee kasi dito kong bibili, mahal, diba? Oo, tig-10 isa. Shopee, mura lang. Let's go. Umpisa na natin. Ka. So, ito na po mga Mars and Pars. So, sukatin na po natin. Sukatin muna. Kung ilan yung lapad niya. So, ayan. Ilan? 32 and a half. Ilistin nyo na lang yun. Hindi. Nasaan yung marker? Ito yung lapad niya. Focus back in. Oops. Yan yung lapad. Ito naman yung haba. Kung ilan yung haba niya. Mga Mars and Pars. 18 lang siya. So, ito yung haba niya. Ating susukatin. Ayan. Nalimutan din pala nating banggitin tong lagare. Saka yung pang ano, pinaka-ruler. Wala tayong ruler na mahaba eh. Ito na lang gagamitin natin. Diretso naman siya. Sige. Sukatin na natin, Pars, yung haba, no? Yan. Ayan dulo. Ayan. Ito yung marker ni Mars. Tapos, lalagariin. Oh, lalagariin natin. Oh, ready? Lagariin tayo, Nene. Sige.
mga purulya pa mo yung lalari na. Yung ginamit pala namin ano, lawan ito, yung mantis lang. Number 316. Sukatin natin yung lima, mga Mars. Yan. Medyo sumobra siya ng konti, ang gagawin natin. Lilihayin natin siya ng ano, number 80 para kuminis yung dulo niya. Na po, mga Mars and Pars. Kikinisin na natin ito. Ganito lang, liha tsaka kahoy. Lihang number 80, kahit yung pinaggamitan lang. Gagamit din pala tayo ng rugby. So ito mga Mars and Pars, nalagyan na natin dito. Ang purpose niya ni para pang ano dyan. Pang-mark sa bubutasan natin. Tanda kung saan yung butas niya. Mga side clip po ito. So yan mga Mars and Pars. Linagyan ko ng rugby. Para ididikit natin yung ating lawanit dyan. Yun yung pinaka magiging mark. Oo, mark. Rugby. Na gagawin natin. Pwede rin naman ano, pwedeng grasa, pwedeng langis, para lang bumakat siya. Ito yung tanda natin na bubutasin yan, mga Mars and Pars. Galing mo, Mars, ha? Bubutasin na natin. Ngayon, mga Mars at Pars, bubutasan na natin yung lagyan na mark ni Mars Beth. Yan. Baling gagawin natin, gagamit tayo ng sangkalan. Yan. Babarinahan natin. Uunahan natin yung main na butas na yan. Kasi dalawang gagawin natin, dalawang butas yan. Isa yung papasok nito, yan. Para papasok siya dun sa main. Yan yung Pars. Gumamit pala tayo ng talim 316 na ano. Talim ng barela. Para hammer pala. Daling gagawin natin, bubutasan muna natin lahat. So yan mga Mars and Pars, nabutasan na lahat ni Pars. Ayan mo, litangki. Main. So yan, nabutasan na lahat ni Pars. Yan yung mga main yan. Yan sasaksak yung ano. Siding clip. Ngayon, yan, papalitan natin yung bala. Na mas dati, malaki, no, Pars? Ngayon, mas malaki siya. Para dun sa looban niya. Hindi ko alam kung anong size nito eh. Ngayon gagawin natin mga Mars at Pars, tatansyahin natin. Ito yung malaking butas. Dito natin ipapasok yung clip. Kailangan ano lang, may distance siya. Saka
Bale, meron naman natitiling puncher na ganyan eh. Kaya lang, wala tayo. Ayan, nabutasan na po natin lahat. Yung main, tsaka yung daan ng siding slip. Ngayon, gagawin natin dyan, i-cutter to. Para dumaan yung clip na first. Parang ito na tapos na yan. Yan. Tapos ikinisin yan, lilihain. Lilihain yan, para makinis siya. Meron pong nabibili niyan, puncher, para mabilis. Ito po, lalagyan natin ng ano. Pwedeng cutter, ako naman, talim ng lagari. Dahan-dahan lang po. Kasi parang papel lang itong lawa ng cutter. Lambot lang naman yun. Ayan, okay na po. Ito po pala kung paano po pala tanggalin yung mga siding strip na ginamit natin kanina. Meron po kaming tools yan. Nabibitin po yan sa Shopee. Pwede rin mo naman yung martilyo, di ba? Yung ambunot ng pako. Pero ang bilis to. Mura lang naman to eh. Bale, ganito po yung pagkaano niya. Ito yung binutas nating main, tsaka yung isang malaking butas. Papasok po yan dito. Tapos, uusog siya dito. Yun. Ngayon, ito nalagay na natin lahat yung mga clip. Gagawin natin, susukat natin kung lapat. Sakto sila. Kasi babalutin na natin ng ano to, yung leather. Leather. Ay, sakto naman sila, Parso. Sakto naman sila. Oh, ngayon, lalagyan na natin ng leather. Ayan, bali ito po yung leather na ilalagay natin dun sa sidings. Hindi na po natin lalagyan ng ano yan, ng foam. Kasi simple lang naman to eh. Pwede siyang lagyan, kaya lang dapat nakatahi yun. Ayan, susukatin lang yan. Tapos tatawasin. Lalagyan ng rugby dito, di ba, Mars? Gugupitin ko muna. Wala, yung sakto siyang gano'n yan. Sakto. Ganyan. So, ngayon, lalagyan na natin ng rugby. Tapos, pakita mo muna yung tamong yung yan. Yung so, ganyan, yan. Pwede na yan, yan. Ganditong space, yan. Kapag dinikit yan, titiba yan. So, lagyan okay na natin ng rugby. Hindi na may rugby eh. Good, hindi ko rugby. Pandikit po yan ha, yung rugby. Kailangan ba pati yung lawanit lalagyan ng rugby? Para mas madikit, mas makapit, matibay. Gagawin natin yan, ikakalat. Umakot na rugby. Tapos patutuyin yan. Mm-hmm. 10 minutes pwede na. Ayan po, natuyo na siya. Pwede na nating idikit. Tuyo na po yung ating rugby. Pinatuyo natin para dikit na dikit siya. So, unahin natin dito sa gitna para hapit hanggang dulo. Dito na naman sa kabilang gitna para pantay. Diba? Siya na po, hindi po kami talaga nag-upholstery. Oo. Kumbaging sa amin po, ano lang, mga plain lang. Habang wala tayong budget, para hindi lang pangit tingnan yung sasakyan sa loob. So, mga low budget dyan, pwede kayo dito. Low budget na sidings. Plain lang naman eh. Pero yung sa mga multicab, ganito yung mga ginagawa namin. Oh, sa multicab. Hindi naman kasi ganong maselan yung drop side na multicab eh, yung Suzuki. Kumbaga yan, sa ano lang naman yun, sa tailgate.
sa rear door. Yung sobra gugupitin natin. Tensya na kayo, ha? Dumi ng kamay ko. So, ito na naman yan ang ating gugupitin ng mga Martian parts. Para ito sa handle. So, lalagyan naman natin siya ng rugby, mga Mars. Ayan, natapos na po yung ating siding. Although ito po meron siyang makat, pero mahahatak din po yan pag nalagay yung ano, yung handle. Yung case ng handle. Ayan, case. Ayan po yung pagkagawa. Medyo hindi naman po talaga pulido. Kumbaga ano lang yan, guide lang. Kung nandyan po yung original niyang siding, yung tela, pwede yun yung lagay nyo. Kumbaga parang hindi lang siya pangit. Pwede yan. Sa mga likod yan, ganyan. Pero doon sa side, dapat talaga yung original. Yung ano talagang gumawa? Yung mga nag-upholstery? Temporary lang po naman yun. Kasura na, Mars. So, yung mga Mars and Pars? Sinsya na po, maasura. Sinsya na po. Kung di pa po kayo subscribe, pwede pa rin po kayo mag-subscribe sa aming channel.